Ako'y bagot na bagot na talaga sa kabarerilyan itong ating empanada. Lalo na pag mini empanada yung gagawin natin, napakatrabahoso po talaga. Kaya ito po yung aking nagawa, mga langga. Ito po yung aking discarte para paano natin mapadali yung ating pagbarilya sa ating empanada. Kaya try nyo itong gawin, mga langga. Napakadali lang po, napadali po natin yung ating paggawa ng ating empanada. Ito po yung video natin ngayon, kaya huwag na nating patagalin. Simula na po natin. Una ay gagawa muna tayo ng ating empanada crust. Inuna ko pong nilagay yung ating harina at binutasan ko lang yun sa gitna. Bali, gumawa lang po ako ng wheel. At nilagay ko yung ating mga sangkap, yung ating mga ingredients at sinunod ko yung ating tubig at saka hinalo ko po. At tinunaw ko lang yung ating asin at yung ating asukal at pagkatapos ay hinalo ko na po yung ating harina. Sunod ko nang ilagay yung ating margarine. Third class po yung harina ang gagamitin natin ngayon, pero pwede din kayong gumamit ng ating all-purpose na harina. Pero yung tubig ay tansyahin nyo lang po kasi hindi pare-pareho po yung tubig ng harina. Ito po yung ating mga sangkap sa ating video screen at maglagay po din ako ng ating mga ingredients doon po sa ating comment section. Ang kailangan natin na mixture dito ng ating empanada crust ay hindi po masyadong malambot, mga langga. Kaya pag nalagay nyo na yung inyong margarine, ay haluin nyo lamang po. At pag halong-halo na yung inyong dough ay imasa lang natin ng kaunti. Nasa 2 to 3 minutes lang po yung pagmasa natin dito. Hindi po natin dito kailangan yung masahin ng todo. At pagkatapos nito, mga langga, ay isit aside lang muna natin at gagawa muna tayo ng ating palaman. Sa ating palaman ay maglagay po tayo dito ng carrots para kahit paano may healthy foods din po. At ito po yung ating ham. Slice ko lang po ito ng mga maliliit na pasquare at yung ham na ito ay yung mumurahin lang po na ham. At ito po yung gagamitin natin na keso. Medyo mura lang po ito. At hiniwa ko lang din ito ng mga maliliit na pasquare lang din po. At kayo, depende na sa inyo, mga langga, kung anong brand yung keso na gagamitin ninyo or cheese. At meron din po tayo ditong hot dog. Iniwa ko din ito ng mga maliliit kasi nga paborito talaga ng mga bata. At para may kunting amoy din po yung ating filling, ay maglagay po tayo dito ng bell pepper. Ay hiniwa ko lang din ito ng mga maliliit na pasquare. At pwede din kayong gumamit dito ng bell pepper na kulay green. Sa ating kunting pangpalasa po, ay maglagay lang po tayo dito ng kaunting asin. At kaunti lamang po ng ating black pepper. Huwag masyadong madami kasi maanghang na. At para sumarap talaga yung ating filling, ay maglagay po tayo dito ng 1 cup ng ating mayonnaise. Napapansin ninyo, mga langga, yung ating mayonnaise ay nag-iba yung texture kasi po galing po ito sa chiller. Malamig na malamig pa po ito, mga langga, yung ating mayonnaise. At haluin lang po natin ng mabuti hanggang sa mahalong-halo na talaga yung ating mga ingredients ng ating palaman. At pagkatapos nating magtimpla ng ating filling, ay pwede na tayo agad magplate ng ating empanada crust. Pwedeng-pwede na ito, mga langga, kasi wala naman tayo dito nilagay na yeast or baking. Kahit anong oras pwede natin itong gawin. Pwede na tayong magpalaman. At yung ating dough ay hinati ko lang po sa 4 para magaan lang po natin yung pagpalapat. At para mapadali yung ating pagmolder, ay gumamit lang po tayo dito ng empanada molder. Sa Shopee ko po ito binili. Bali, 3 po ito, mga langga, isang set. Pero ang natira na lang yung large at saka yung small kasi yung medium ay nasira na isa katagalan pa naman. At ito po yung gagamitin natin, yung pinaka small. Kasi nga sa paaralan po natin ito ibibinta para lang po afford lang sa mga bata na mga mimili. Bali, para mura lang po yung bintahan natin dito. Yung maliit lang po na molder yung kailangan natin. At ito lang po yung technique ko, yung aking discarte para po mapadali po tayo sa ating pag form or paglagay ng ating palaman kasi nababagot na talaga ako sa paisa-isa eh. Ang tagal po matapos. Sa pagpalapad ninyo sa inyong dough or sa ating empanada crust ay depende sa inyo kung ano kakapal, ano kanipis. Nasa sa inyo na rin yan. Matansya nyo lang yan kung paano ninyo ginawa yung paisa-isa. At matansya nyo lang din pag ganituhin ninyo, mga langga, na pagpalapad. Tansyahin nyo lang kung ano kakapal. Nasa inyo na yan.
At saka matansyan nyo lang talaga yan. Itlog po yung ginamit natin para po pangpadikit ng ating empanada para hindi po bumukas. Para pagsira natin ay dikit na dikit sila. At pag naluto, hindi po bumukas. Ang sarap talaga ng ating palaman ngayon. At lahat ng mga ingredients na ating palaman ay paborito ng mga bata. Kaya swak talaga ito ibinta sa mga paaralan. Ang kagandahan pa dito ay hindi madali-daling mapanis kung halimbawa mga langga na hindi maubos yung ating empanada. Kasi nga hindi naman lahat ng oras ay maubos po eh. Yung ating mga excess dough ay pwede pa natin itong laparin, pwede nating barilyahin pa. At itong ating dough mga langga ay hindi natin ito naubos. Kinulang po tayo sa ating palaman. Pero kaunti lang po talaga yung natira. At nakagawa po tayo dito ng mini empanada ng 98 na piraso. At pagkatapos nating malagyan lahat ng palaman ito, ay lutuin lang po natin ito sa mainit na mantika. Ang gamit ko dito na mantika is cooking oil po. Ayan na po mga langga, naluto na po yung ating mini empanada. Sana nagustuhan po ninyong ating video recipe ngayon. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye!